Ito lang ang reaction ko ngayon tungkol sa dinagyang festival. Ano ba ang dinagyang para sa inyo? Ano ba ang dinagyang para sa inyo? Ano ba ang dinagyang para sa inyo? Para sa Diyos mo sa mundo kayo? Do you think masaya ba ako sa dinagyang? Do you think na ibinibigay para kay Santo ninyo sa dinagyang festival ninyo? Do you think of that? Naiisip niyo ba yun? Naiisip niyo ba? Hindi! I am for traditionalist. And I am for God. And I am for God's sake, not your worldly. Party-party nonsense. Disco nonsense. Maraming tao nonsense. Person ninyo may sense. Imbes na lahat na isipin mo ha, the dinagyang festival is a religious. Okay? Anong problema nyo doon? Walang question, modernism, condemn you. Ang totoong dinagyang, sinasabi ko sa iyo, kahit tapos ng dinagyang, kahit na may award na kayo kagabi, hindi na ako convinced. Na-observe ko na lahat dyan, sobra na sa makamundong bagay. Mas okay na ako dyan, si Santo Niño de Cebu, sapat na. Nakaka-dismayan na kayo. Kahit sabi mo pang grandest, kahit sabi mo pang mother, kahit sabi mo pang nakabalik na sa face to face, yes! Masaya na ako, una pa masaya na ako. Ang nagtatanong ako noong December, handa na ba si Dinagyang? Dinagyang, ang handa na, hindi ibig sabihin handa na dahil magpa-party kayo, handa na dahil gusto nyo maglandian, handa na kahit gusto mo magtitilaan, ha? Anong titilaan? Anong titilaan? Ha? Is an evil. Biro mo ha? Traitorship is a must. Ha? Kung totoong dinagyang ginagawa nyo, dapat lahat kayo nasa simbahan. Totoo. Same with sinulog. Oo. Ang original na sinulog, sa Diyos. Ang original na sinulog, sinasamba. Imbis pumunta kayo sa street party, sa simbahan kayo, lumuhod, humingi ng tawad. Tradisyon ng gawin nyo, hindi modernist ng hinayubak na yan. That's a truth! Ano? Totoo, di ba? Nakakapagod eh. Kasi nakikita nyo, it's pagan na. Kasi ang original na lahat ng ginagawa para kay Santo Niño, kay Santo Niño ba talaga yan? Hindi. Hindi, kay Santo Niño lahat yan. Sige, magsadsad kayo, pagtapos sadsad, dasal, sayaw, por Santo Niño, yun lang. Wala nang dagdag na, ano, pagkatapos ng sayaw, hindi na gyan, magparte-parte, maghalikan, walang. Alam ko, may iba dyan programa dyan, pero hindi ko nababanggitin kung ano. Hindi ko na gusto to. At make sure, na itong klase activities yan, hindi pabor kay Santo Niño. Kung bubutusin, nakakahiya talaga para kay Santo Niño ng ginagawa ninyo. Yes. For how many years? Yes. Ilang beses ko nang sinasabi niyan. Mahabang-mahabang pa nang sinasabi. Bakit? Kasi gusto niyo for tourism? No. Wala akong pake sa tourism. Importante for faith. Gawin niyo religious tourism, not commercial tourism. Religious tourism, okay yan. Pero kung commercial tourism, mali po yun. Grabe kayo. The Dinagyang Festival, unang-una, must be on God. The Dinagyang Festival must be on tradition. The Dinagyang Festival also must be on honor to God and the saints. The Dinagyang Festival must be traced back into the history. Walang dagdag bawas yon. Kung sa tradition yan, sinusunod hanggang ngayon. Kung magsasabi kang mag-e-evolve ka pa ba, kung mag-e-evolve ka, dapat nasa base ka pa rin sa tradisyon. Pero kung nag-e-evolve pa kayo, binastos na yan, na hindi nakabase sa tradisyon, nakakasama, hindi lang sa isa, kundi lahat na yan. Di ba? You see? Ikukumpara ko dito sa isa pang
festival kagabi. Ito yung festival na pinaka banal sa akin. Yung sinulog sa Carmen. Sinulog sa Carmen. Ito yung pinaka 50th anniversary. Although hindi pa siya 50th, next year pa yun. Pero ina-advance nila for the grandest. Okay? So, ang sinulog sa Carmen, it is the first time na ganun kagrande ang celebration. Napaka, natutuwa po ako sa sarili ko at sa buong Pilipinas. Alam ko yan, yes. Although, may bumisita na artista kagabi. Doon si Sara, tsaka si Sara Jeronimo, tsaka si Matteo Gutacelli. Okay. So, ibig sabihin, nationwide na to pag-alam sa sinulog sa Carmen. At maraming salamat po kay Gobernadora Gwendolyn Garcia. Ang masasabi ko dito sa sinulog sa Carmen, religious and cultural. Pag itandi mo yan, pag makonektado sa dalawa yan, ang cultural po ay nakabase po doon sa reliyosong katolika. Kung bakit yun nangyari, okay? Oo. O paano nyo tinanggap si Santo Niño at meron silang sariling sinulog at meron silang kasaysayan kung bakit sila may Santo Niño doon sa Carmen, Cebu.